Nandiyan pa ba kayo? Good morning. Nawakas. Medyo tumigil din yung pagtahol ng manok. Tanghali na pa. Ayun, yun. May tumatagpas malayo. Anyway, good news is... good news na medyo bad. Kasi may galing sa Grapevine, yung isa sa mga kaibigan ko. Sabi sa akin, ano, na-reset daw yung National Portrait Video Walk ng Fujifilm from September last weekend yun eh, September. Hindi yata natuloy. So, tutuloy nila sa October 5. So, medyo sa sinawing palad ay tatama sa first session ng October 5 na work photo workshop natin sa Wide Open. Pero hindi bale, pag-usapan natin yung mami and magpo-post na lang. Pero may October 12 pa naman eh. Actually, sa street photography kasi, talagang ang pinaka-natural na gawin mo ay photo walk, di ba? Yung photo walk kasi napakasaya nun kasi marami, lalo na marami kayo, sama-sama, reunion, camaraderie, di ba? Tapos syempre, at the end of the day, meron silang parang may theme yun eh. So may contest. So pag sumali ka at nanalo ka, malaking premyo yun. Pero yung nga iba-ibang lugar yun. Pero anyway, sa kanila kasi may prize at saka ang ano lang, dito sa atin, sa workshop ko kasi, dati sa totoo lang seriously ah, nung umpisa kasi, nung nag-umpisa kami, classic street photography talaga. Yun ang kinamulatan ko na street photography eh, di ba? Naikwento ko na nga dati. Human interest lang ang tawag doon hanggang finally mga decade ago nauso ulit yung street photography. So yung mga dati pang masters ng mga photography, photojournalism na classify na rin as street photography yung mga style nila, approach nila. So dun sa street photography kasi kagaya ko, medyo old school yung dating ko eh. So, binabasin, chinachannel natin yung makuha ng mga old masters gaya nila. Brisson, sila Soul Lighter, Lifer, ganun. Sila Joel Mayerowitz, sila Eugene Richards, yung mga ganun, mga photojournalist na all around sila. Si Eggleston, yan, isa yon. Tapos si sino pa ba? Marami eh. Ako kasi nag-umpisa talaga ako. Konti lang sinusundan ko. Tapos, yun nga ang ano. Naniniwala kasi ako. Along the way, nag-umpisa ako. Para ma-share ko, mapalawak yung street photography dito sa Manila. Kasi nung una, kasali ako sa mga grupo na international. Yung mga black and white photography, ganun. So, lahat tayo dun kami sumasali. Pero, walang local na counterpart. So, ibig sabihin, since marami tayong ano, maganda yung pinag-uusapan natin kasi syempre iba local na Pilipinas eh. Iba yung New York, iba yung Japan, iba yung France, di ba? Ibang eksena nila, talagang medyo modern, metropolitan, ganun ang eksena. Dito nga sa atin, medyo, syempre, third world, yung iba sabi nga nila, dirt poor country, di ba? Pero hindi nga, actually, bayanan natin yung mga pagpupula nila o ano. Sa umpisa nga, yung mga photographer na colleagues ko, medyo minamalit nila yung street photography. Pero nung dumadami na yung mga hobbyist, tsaka nagkakahilig sa street photography. Isa, unti-unti, nagiging street photographer na rin sila. Nakakatawa, di ba? Pero at the same time, syempre, let 100 flowers bloom and 100 thoughts will come, yun nga, content, di ba? Nag-iiba-iba, syempre, pumuputok siya, tapos magbabranch out iba-ibang school of thought. So anyway, ang street photography kasi, nakakatuwa siya. Sa umpisa, medyo mga, meron mga, ano eh, may mga rules eh. Ano ba intent mo? Ano bang mga susundan mo? Lines? Yung mga leading lines, curves, di ba? Yung mga ganun, angulo. Tapos hanggang dumating na nga sa panahon na
nag-bloom na yung photography sa buong mundo kasi na-liberalize na tsaka nagmura na. Na ibig sabihin, na-democratize yung camera. Lahat ng tao nagkaroon na ng camera. So, yun na nga. Pagka lahat marami ng camera, marami ng... May, tas nauso yung internet, naging self-publisher na tayong lahat, di ba? So, yun na nga ang ano ron, problema. So, lalo na sa news, sa photojournalism, pero hindi natin pag-usapan. Dahil lang photojournalism, based yan sa truth, hindi mo pwedeng baguhin yung eksena o yung nangyayari kasi mawawala siya sa context. Kaya kailangan talaga may mga caption yun para ma-explain kung ano nangyayari. Pero street photography kasi, parang nagbablur yung linya mula sa fun, yung mga kung ano nila nakuha, snapshots, tsaka yung iba, nagpupunta ngayon, napupunta sila sa fine arts photography, na kaklasify as fine art. So, depende na yun sa ano natin. Pero sa akin, along the way kasi, nung una, mahilig ako kumuha ng mga background magaganda, tapos may naglalakad, may tumatamang ilaw, ganun. Unti-unti yun, simula pa lang kasi noon, pag nag-shoot ako, gusto ko kasi, pagka ang litrato, pag kinukunan ko, bukod din, kuya, isang subject mo lang, isang tao lang, gusto ko sa may ibang subliminal na message siya. Kasi since ang roots ko nga ay photojournalist ako, so gusto ko yung may element ng storytelling. O kaya, nagre-reflect siya ng panahon, times, signs of the times, diba? Nung bata nga ako, nagkaroon ako sa tempo ng isang parang column tungkol sa photography, tinawag nilang signs of the times. So usually, mga graffiti yon, yung mga poster, tapos dina-juxtapose. Yung juxtapose nga pala, diba? Ano yun eh, isang tool yun ng photographer na napaka useful kasi i-juxtapose mo isang bagay. Kunyari, ang pinaka-basic na ano nun eh, parang contrast siya eh. Kunyari, may good and bad, di ba? Yung good and evil, ganun. Parang kinokontrast mo siya, yung foreground mo, may police. Kunyari, ito sa background mo, merong suspect na yun. Subliminal lang yun. O ka, black and white. White person, tapos colored person. Parang ganun, either magkapareho sila, kung ano nga eh, parang sa Tagalog may kanta si ano, Joey Ayala, magkabilaan, di ba? So para siyang dialectics, kung dialectics yung parang iba to, iba doon, parang araw-araw kasi sa paglalakad mo. So anyway, anin natin, i-breakdown natin. Ako kasi may nagtatanong sa akin, sir, paano ba... Tinanong ko siya, sasali siya sa workshop. So, ano ba expectation mo? Bigyan mo nga ako ng konting ano, background, anong problema, anong gusto mong ma-achieve dito. Kasi napakaraming workshop, marami sa YouTube, ina-explain nila lahat ng bagay, di ba? So, kanya-kanyang pagtingin yan sa mundo. Kagaya ko, simple lang naman ang approach ko eh. Gusto ko lang yung kunan, yung araw-araw na nangyari, daily life. Pero... kung pupwede, sa isang simpleng pagkakataon moment, maisasama mo yung nangyayari sa paligid, yung kwento. So, anong importante rin, di ba? Observasyon. Tapos, pag observant kang tao, napapansin mo lahat ng kilos sa mga iba-ibang klaseng pagkataon ng ano, merong comedian, merong masayahin, merong laging serious, laging may galit. Araw-araw yun, makikita mo yun pag lumabas ka sa mundo sakali. Lahat yun, magkakahalo-halo na. Magulo sa isip. Kaya pag unang dating mo sa isang lugar, kaya sa Quiapo, ang gulo, diba? Napaka-ma-overwhelm ka. Tapos unti-unti, dahan-dahang napofocus yung paningin mo sa mga kumpulan ng tao. Sa bawat kumpulan ng tao, may nangyayari rin, sigurado may interaction. So, dun na conforme na sa sensibility mo kasi yung sensibility ng tao, yun yung mga bagay na na-pick up mo, kung anong paniniwala mo, anong pagtingin mo sa kanya, sa isang bagay, ano ba ang opinion mo, ganun yun yung nahahalo, magkakahalo ng sensibility. Kaya nga, sa isang photographer, importante talaga yung malawak kang reader o kaya kung di ka naman magaling malabo mata mo, di ka makapagbasa, di ba? Manood ka ng mga pelikula, pagmasdan mo kung ano nangyayari. Meron kasi mga pelikula makatotohanan, pero meron ding
corny, di ba? Pati pagsasalita nila, hindi maganda yung pag-deliver ng dialogue. So, sa experience ko sa labas kasi, siyempre, nakikita yung mga tao. Tapos, kung yan, may nakita kang isang, ano ba ang mga malapit sa isip. Noong una, lagi kami nagpupunta, ako, isa na ako sa example, pumupunta kami lagi sa Tondo, dun sa Baseco, yun ang parang ano noon eh, bilang photojournalist, ang dami kasing nangyari. Sa Baseco kasi nun, dumadaan sila, pag bagyo, nasasalanta yung lugar, mga light materials ang bahay nila. Pagka minsan naman gusto silang palayasin, nagkakasunog. For some reason, nasusunog yung buong barangay. Tapos pag magbubuna naman sila, pagdating ng ilang panahon, demolition naman, darating mga MMDA, bigigibay na naman yung bahay. So yun ang mga kinokubera namin. So halos lahat ng aspeto ng buhay na raramdaman mo. Sa mga kagaya, minsan pupunta ka sa palengke, sa bulungan, yung mga isa rin yung mga pinagdadaanan ng mga photographer. Bulungan, yun yung pagka madaling araw, ibibenta na nila yung mga nahuling isda, di ba? Parang bidding yun eh. Kaya tinawag na bulungan. Hindi ko masyado siya maintindihan, pero term yun. Ibibid mo yung mga ano, kung sino man makakuha ng kung ano, eh, sila na nakakaalam. Kaya nga nandun ka para obserbahan siya, di ba? So, paano mo malalaman yun kung di ka pupunta na at pa magtatanong-tanong ka? Ganon din sa ibang parte ng buhay. May mga tao na marumi siya o na hindi masyadong inaalagaan yung sarili niya, nakikita. Pero, lagi nakangiti. Para bang walang problema sa buhay, di ba? Nakangiti. Kasi, nalipasan na ng gutom. Hindi mo masabi kung anong dahilan eh. Minsan, salita ng salita sa sarili niya para may kausap. Yung mga bagay na makakapture mo sa litrato. Pero hindi mo kung hindi ma-explain, minsan hindi mo kasi matatanong yung tao, ano ba nangyayari sa iyo, 'di ba? So ang gagawin mo lang makakapture, kinukunan mo siya lang litrato, pero hindi mo alam kung ano nangyayari. So, yun nga, sa obserbasyon, tsaka syempre, hindi lang basta kuha ng kung sino-sino. Dapat nandun ka, pinagmamasdan mo, nag-obserba ka halos araw-araw, binabalik-balikan mo, ganun, hanggang makilala mo yung tao. Minsan, pwede mo siyang makausap. Yun yung mga bagay na nagpapalalim ng konti sa pag-uunawa natin. At sa pag... Dahil doon, unti-unting lumalalim yung pagkuha natin. Hindi na lang kung sino-sino lang kukunan mo porkit nakahiga, natutulog. Dati nga, lagi ang pinagsasalita, natutulog na tao. Eh. Napakadali niya, napaka-defenseless yung tao habang tulog, kinukunan mo. Pero kasi minsan, may istorya sa pagtulog niya ron, bakit siya doon natutulog. Dati pa lang, pwedeng dati pa lang mayaman yun, nasunugan lang, o kapinalaya sa bahay nila. Pero, pagkukunan mo kasi yung litrato, isa sa natutunan ko, bibigyan mo siya ng dignidad eh. Makukunan mo yung tao na kahit gaano kahirap siya, eh magmumukha siyang tao kung ano talaga ang itsura niya. May illustrate mo siya, parang portrait siya eh. Kaya nga, yung mga litrato natin, nagre-reflect yun kung anong klaseng pag-uunawa natin tsaka anong pagkatao natin. Kagaya ko, ako simple lang, pero habang tumatagal, nag-evolve din yung photography ko kasi unti-unti kong kinakalimutan yung mga dati kong experience, mga lakunan, yung mga mali kong pag-aakala. Unti-unti siyang nagkakaroon ng context or yung importansya kahit ano lang kunan mo, yung mga manggagawa, mga jeepney driver na tinatanggalan ng prangkisa, yung mga nasakali mga vendor, minsan okay sila, pero pag nakita ka lang kumukuha, magtatakbuhan yung akala nila kasama ka ng mga pulis, huliin mo sila. So, may mga nuances sa buhay na kailangan rin maging invisible ka habang kumukuha ka, hindi yung magaslaw kilos mo na pag nandun ka na sa kuha, eh, paporma-porma ka, parang rockstar na hindi mo alam, may performance ka sa sarili mo. Hindi ganon. So, sa workshop namin, sa akin, pinipilit kong ma-share kasi kailangan malaman mo rin, magkwentuhan kayo ng mga participant mo. Sa umpisa, syempre, natural, boring man o
parang nakakatagal, nakakaksay ng panahon, di ba? Pero meron syempreng get to know each other or beforehand. Kasi isang araw lang nga yung workshop eh. So beforehand, tinatanong ko na sila magpadala kay sa akin kahit ilang litrato nyo. Tapos ano ba gusto nyo matutunan? Tapos ano bang trabaho nyo? O estudyante ba kayo? Ano, ganun lang. And then sa paglalakad natin, syempre, tinuturo ko yung mga ano bang makikita mo na habang workshop kasi sa photo walk, kumukuha rin ako ng mga gusto ko. So, nakikita nila yung mga kinukunan ko. Tapos, sila rin may sarili. Kung merong isang bagay na napaka-interesting, minsan sinasuggest ko, tingnan nyo yun. Diba? Kunan nyo yun. Tapos, syempre, may kanya-kanyang, kahit pare-pareho kayo ng camera, pare-pareho kayo ng lugar, magkatabi kayo, kahit dikit na dikit kayo sa isa't isa, pagsilip nyo, kahit na sabay-sabay may, kunyari may tumutugtog, iba pa rin ang lalabas sa bawat larawan ng bawat photographer, di ba? So, yun yung pag-uusap, malalaman natin kung paano. And, paano ba natin ma-improve yun or paano mapapalalim, kasi minsan kasi pwede kang kumuha lang ng isang bulaklak, maganda siya, pero bakit mo siya kinunan, di ba? Minsan may pumasok sa isip mo, may naalala ka dahil nakita isang sentimental moment o kaya malungkot na nakaraan mo o masayang pag nakita yung bulak. Yun yung mga bagay na ingredient na isang larawan. Kagaya ko, bakit ba photography ang napili ko nga na boy, di ba? Kasi nung bata ako, hirap din ako mag-explain eh. Curious din ako sa paligid. Tapos sa pamamagitan nga ng litrato, unti-unting lumalawak yung pag-uunawa ko. Pwede ko na sabayan kayo sa kwentuhan, ganun. Dati madalas pag nagdidebate yung mga tao, huli na bago mo maintindihan yung pinag-usapan eh. So ganun tayo, may kanya-kanyang pace tayo. O is yung bilis ng pag-uunawa sa paligid. Sa photography kasi, street photography man dyan o kahit na anong genre ng photography, kailangan talaga medyo pag pumipindot ka, di ba, medyo soulful nga. Yun nga sinasabi ko, yung vision and voice. Isang libro kong nabasa, may nabasa akong isang libro tungkol sa photography, ang title Vision and Voice. Nung sabi ko, technical lang to at tungkol lang sa lighting girl, pero nung binasa ko siya, medyo malalim yung ano niya. Na-realize ko, o nga, kasi pag may nakita ka na bagay, kailangan pag kinunan mo yun sa bandang huli para siyang ilalabas mo yung kung ano yung nakita mo, ano itsura siya sa pag nakunan mo, di ba? Tapos ilalabas mo yung kung ano yung feeling. Kaya nga, sa pag-develop o pag-process ng litrato, yung post-processing, medyo ano rin yun, critical din yun, medyo subjective yung kung anong, pero kasi sa, kung yan, sa photojournalism, hindi masyadong pwedeng galawin ang realidad, kailangan malapit siya sa katotohanan. Hindi ka pwedeng, pero pagka sarili mo na, kung yan, kasi pagka may litrato ka, pipiliin talaga siya. Lalo na ngayon, pwede na mag-self-publish mga tao. Marami ng social media platforms, diba? Pag-iisipan mo, ito bang litrato ko? Ilalagay ko ba to? Ipo-post ko ba sa internet? Ibig sabihin, ilalagay mo yung pangalan mo. Siyempre, pag nag-post ka, alam nga namang walang pangalan kasi yung nag-post, diba? Handa ka bang i-associate yung pangalan mo sa litrato mo? Okay naman yun. Wala akong pakialam yung ibang tao, di ba? Kung timeline mo yung sarili mong timeline, yung pinagpo-postan mo o kaya web page mo. Wala kang pakialam kung anong sabihin ng ibang tao. May kanya-kanya kasing ano, pagtingin, di ba? So, merong critic, merong mga natutuwa, nakaka-identify. Minsan naman, lahat, pagkaibigan mo, like na like, bawat litrato mo, like. Nakakaano, 'di ba? Parang binubuhay yung kalooban, pero tama ba 'yung nagugustuhan ba nila? Kaya minsan tinatanong ko, may litratong pinupost na hilig ko pero walang pumapansin. Minsan naman pag sisilipin mo, matagal na nakatambak sa computer mo 'yung litrato, pag tiningnan mo gan, parang okay naman 'to, ipopost mo. Para sa'yo, wala lang yun. Pero alam mo, kaya mo kinunan kasi,
Ibig sabihin, parang kinuha attention mo nung moment na yun, nung bagay na yun, di ba? Tapos, magugulat ka, ang daming magla-like. Pero syempre, tinitingnan ko rin minsan kung sino yung nagla-like. Ito, serious ba na tao to? Kasi syempre, mga kaibigan, alam mo ang personalidad nila, di ba? Kung bakit nila... Kaya minsan, pagka talagang curious ako, bakit kaya nila nagustuhan to? Tinatanong ko sila, pare, tanungin lang, ano nagustuhan mo doon sa litratong to? Yung mga iba, nagsasabi silang totoo. So, nakaka-identify sila sa litrato. Kaya nakakatuwa. Kaya nga, magugulat ka na lang, di ba? Sa dami ng litrato, libo-libo litrato, minsan may mga kapareho kang isi, nasa pareho kang wavelength, nagkakaunawaan kayo. Minsan naman, sa umpisa, ibang style niya ng pagkuha. Pero pagtagal habang nagsasama kayo, nagkukwentuhan kayo, nag-share kayo ng mga idea, unti-unti, na-channel na niya yung, o na-channel mo rin yung pag-unaw, pagtingin niya. Kaya magugulat ka kasi halos nagkakapare, kahit magkaiba kayong lugar na kinukunan, nakikita, wow, parang ito, kuha ko rin ito. Minsan, parang, akala mo minsan yung kuha niya, kuha mo na rin eh. Ganun pa. Ibig sabihin, hindi naman sa nagkokopyahan kayo. Kaya lang, nagde-develop kayo ng kanya-kanyang style. Tapos, minsan nagkakapareho kayo ng, yun nga, ng wavelength. Yung tinatawag kong prism, di ba? Ang prism kasi, ano yun, parang crystal yun. Pag pumasok yung liwanag sa triangle na crystal, kunyari, sa lamin, di ba? Parang rainbow yun, ihiwalay-hiwalay niya yung spectrum ng ilaw. Yung sinasabi ko, ibig sabihin, yung mata natin pag silip mo, nag-iibang, nag-ihiwalay-hiwalay yan. Bawat tao, ibang pag-unawa niya. So, yun yung mga dapat nating matutunan. At palalalimin, unti-unti nating pag-uusapan, yung mga ibang bagay na gusto nating maunawaan tungkol sa photography o tungkol sa buhay. Kaya nga nagwa-workshop. Sharing ang workshop, hindi naman para lang kumita o ano, kasi sa akin, sa experience ko, mas may natutuwa ako na naisi-share ko kasi sa haba ng panahon, di ba, ang dami mong pinagdaanan, ang dami mong kwento, hindi mo naman kayang ikip-kip lang sa damdamin mo, sa puso mo eh. So, kailangan minsan ikukwento mo yung kem. Maganda siyang kwento, sikreto siya, yung mga kalokohan mong ginawa. Unti-unting lalabas yan eh. Ganun nga. Kaya yung litrato minsan, parang sinasabi nila. Nakalimutan ko yung medical term. Pero ano yun, may subliminal na meaning yun. Na maintindihan lang ng ibang tao. Minsan ganun. Minsan, cryptic yung litrato mo pero may uunawaan ng iba. Minsan simpleng-simple lang pero malalim para sa iba. Minsan naman, meron ka litrato na walang nakakaunawa, di ba? Ibig sabihin, hindi ko alam, either wala ka na sa realidad o iba na ibang wavelength ng utak mo. Kaya medyo kailangan makipag-usap ka ulit sa ibang tao, baka nawawala ka na sa realidad eh. Yun lang ang masasabi ko sa araw na to kasi kaya tuloy pa rin yung workshop. Yung mga nagustuhan na October 5, pwede tayong lumipat sa October 12 para makasali pa rin kayo doon sa National Photo and Video Walk ng Fujifilm. Kasi masaya rin yun eh. Tsaka malay mo, manalo ka, di ba? Tsaka madami ka rin matututunan doon. Pero yun nga lang, syempre, ano bang ano ng mga corporate, di ba? Marketing strategy rin yan. So, sa akin, walang marketing strategy. sa totoo lang, di ba? Kanya-kanyang, palitan lang ng kuro-kuro. So, medyo umiinit na walang electric fan kasi yung electric fan maingay sa audience. So, good morning and hope to see you soon. Mag-enroll na kayo. October 12, pwede rin October 5, pero yun nga, maaari tayong sumali ron. Pero I suggest October 12, mas marami tayo na magkakasama at pare-pareho hilig natin. Malay natin, may mas marami tayong matutunan sa ibang tao, di ba? So, yun lang. Good day. Wala eh. Kung nandito pa si Kuya Eddie Ilarde, mabalos.